Magandang araw mga kabilbel. Ito na naman ang inyong kabilbel. Nagbablog tayo ngayon, pero ito yung summary ng ating 2021 na nangyari at naganap na ginawa natin sa buong taon. Dito, pumunta ako sa iba't ibang island. Pumunta ako sa iba't ibang lugar. Mag-isa, wala akong kasama. Madalas, nagugutom ako, kumakain ako. Nakikita nyo na pawis na pawis. Minsan, hindi ko alam kung paano ko natatapos yung isang pamamasyal ng walang kasama. Pero, overall, masaya ako sa ginagawa ko. Ito yung panahon na magtatapos na ang taon. Ngayon ay December 30, 2021. Tanghali. So, yung break time ko, ginawa kong sabi nga eh, kailangan nating gumawa ng paraan para magkaroon ng chance na mag-vlog. Well, itong mga video na ipapakita ko dito sa inyo, ito yung mga clip na natira pa sa aking cellphone. Kasi tuwing mag-i-edit ako, para hindi siya mapuno kaagad yung ating memory. So, pagkatapos nating ma-edit, maipalabas, dinidelete na natin. But somehow, meron pa rin natira na konti. So, nagpapasalamat ako sa buong taon na wala tayong gaanong problema. Wala tayong aberya sa buhay. Eto pa rin, matawa pa rin. Hindi pa rin tayo pumapayat, hindi pa rin tayo sumisexy, hindi pa rin tayo gumaganda, ganun at ganun pa rin. So, nagtataka kayo bakit ako hindi pumapayat? Yan ay sa dahilan marami akong baon tuwing namamasyal ako kahit saan ako magpunta. Yan ang isang bagay na hindi ko nakakalimutang dalhin, pagkain. Ayan ang sekreto na hindi nyo alam. Well, bihira ako kasing ipakita sa inyo yung mga behind the scene. But, somehow, yung mga dinidelete kong mga video, yung pala yung mga gusto nyong panoorin. So, minsan, ini-include ko siya. Minsan, hindi. So, maraming salamat sa aking mga legit na kabilbil. Doon sa mga bago, maraming salamat. Sa mga subscriber kong mga luma at sa mga bago ko pang subscriber. At sana mag-subscribe pa kayo para masuportahan nyo ang mga video ko. Maraming salamat. At sa aking mga kaibigan, totoong kaibigan, plastic na kaibigan. At yung sabi nga ay artistang kaibigan. At yung may concern na kaibigan, maraming iba't ibang mga uri ng kaibigan dito sa YouTube. May kaibigan na kakaibiganin ka because they need you for the views. Yun. May kaibigan na kakaibiganin ka kasi kailangan niya ng tulong sa'yo. May kaibigan na kakaibiganin ka kasi yun pala ay kailangan lang makipagplastikan. Sa mga video ko na luma, partly na kita nyo na to, namasyal ako sa mga iba't ibang island, iba't ibang tuktok ng bundok. May mga iba't ibang nangyari, may mga istorya sa likod ng bawat video ko na hindi nyo nakikita at hindi nyo naririnig sa akin. Marami akong experience, but one thing na nangyari sa akin this whole year ng 2021 is discovering how to fly my drone. Yun ang pinaka nakakatuwa kasi kaya ko palang gawin. Dati nanonood lang ako sa mga ibang nagpapalipad ng drone, sa mga ibang may mga gadgets talaga, may mga kamerang magaganda. At yung pangarap ko unti-unti kong nagagawa. Sa una,
yung una kong pagpapalipad ng drone, maraming katatawanan. Success si PF Rose, si Rose Aguirre Vlogs, kung ano yung nangyari nung una akong mag-try na magpalipad ng drone, which is yung pinag-practisan ko na kids drone na walang wind resistance. Pati yung mga kapatid niya tumatawa kasi muntik na silang matamaan dahil hindi pa tayo marunong magpa-landing. Napapalipad ko siya pero natatakot ako tuwing lalanding kasi hindi ko alam kung paano kontrolin. But overall, dahil sa meron pa pala dalawang beses akong muntik na makadisgrasya, dalawang beses din nalaglag yung drone ko. Una sa Wisdom Path doon sa Maingong Ping. Doon unang kasama ko noon si BF Rose, doon unang nawala yung drone ko. And then pangalawa siya Shatin Park, lumagapak siya sa tubig, bumagsak siya sa tubig. So sabi ni BF Rose, habulin ko, ayaw ko na siyang kunin kasi tubig. Pag tubig, hindi mo na siya talaga magagamit kasi, di ba, yung motor niya sira na once na ganon. So bumili ulit ako, hindi ako gumive up. Hanggang ngayon nasa akin pa yon, yung kids drone na pinagpraktisan ko. Pinalipad ko siya sa Lama, sa marami akong pinamasyalan, sa Saikong, Sharp Peak, marami akong pinamasyalan, highways. Hindi ko mabanggit yung mga iba, but mostly pinapalipad ko siya, pinagpraktisan ko siya ng husto dito sa may Taitam, sa may dati kong employer, yung 2 years na yon na natapos ko. After that, nakabili ako ng DJI Mini SE. Medyo gumanda yung ating pagpapalipad because DJI, alam nyo na medyo magandang quality ng drone, and I enjoy flying my drone everywhere as long as maganda yung weather, maganda yung wind, kaya ng drone kong i-resist. But so far, yung DJI Mini SE or DJI Mavic Mini ay napakagandang gamitin, lalo na kapag matyaga ka lang na mag-practice. Sa una, syempre, maiinis ka kasi hindi mo magagamayan, but along the way, matututo ka rin kasi matyaga ka. Pero sabi nga, kailangan mo munang maka-experience ng iba't ibang uri ng pagsubok bago mo ma-master ang isang bagay. So maraming salamat sa friendship na ibinigay niyo sa akin, sa suporta, at sana sa 2022 ay tayo'y magkita-kita always. And also sana mag-improve din ang aking pagpa-vlog, at saka sana marami pa tayong magagandang good health. At sana wala ni isa man sa atin na magkakasakit kasi yun ang pinaka-importante sa lahat. And hope that sana hindi tayo maghirap kasi ang hirap ng sitwasyon ng may pandemya. At I'm sure na alam nyo kung bakit lagi kong pinagdadasal na kahit simpleng buhay lang, basta tahimik, walang stress, at kasundo ko ang lahat. So yun lang ang aking pinanalangin. So salamat sa iyong panonood, and I hope na nag-i-enjoy ka sa mga video ni Kabilbil. Nasasamid ako, at sana ma-improve ko pa yung aking pagba-vlog or pag-i-edit.
Thank you sa lahat ng blessing 2021 and I hope for more blessings sa 2022. See you on my next vlog. Bye! Welcome 2021.